Welcome back sa ating YouTube channel, ang Magkapatid Love. It's all about Pigeon, mga kalapatids. Huwag kakalimutan mag-like, mga kalapatids. At syempre, mag-subscribe sa ating YouTube channel. At pindutin nyo na rin yung bell para lagi kayong updated sa ating mga i-upload na mga video. Mga bandang 6:30 AM, bali naglagay na tayo ng camera na nakatutok sa taas ng bubong sa second floor. Nang sa ganun eh, pag may dumating na naibon eh, hindi tayo mahuli sa pag-video o kaya makita natin na may dumating na sa mga ibon natin. Sa ngayon, wala pa namang advice yung ating coordinator na kung anong oras binitawan yung mga ibon. Maya-maya nga eh, nag-chat na yung ating coordinator na sa group natin na 6:25 AM nga ang release natin. A few moments later. Ayan mga kalapatids, meron na tayong pauwi. 6:48 AM, nandyan na siya, lumilipad na at umiikot na. Isa siya sa mga saddle natin, ayan kung makikita natin. Umiikot pa siya, hindi siya makita sa video. Ayan, nagpakita na siya, ayan, umiikot na siya. 6:48 nung nakita natin siya na umiikot. Kaya sa tingin natin, eh, medyo mabilis yung first bird natin. Mamaya titignan natin kasi sa tatlong saddle nga pala yung kinarga natin. Kaya tignan natin kung sino sa mga saddle natin yan. Kaya hintay lang tayo mga kalapatid sa pagbaba ng ibon natin. Ayan, makikita nyo na nandun siya sa may taas ng bubong. Kita yung kanyang ulo, kumakamot-kamot pa. Hindi natin alam kung anong oras yan bababa. Mamaya-maya pa siguro yan kasi nga first time nila mahagis sa medyo malayo na. Ayan mga kalapatids, medyo tumambay pa yung ibon natin. Tingnan natin kung anong oras siya makakababa sa ating loop. Kasi hanggang ngayon hindi pa siya halos 2 minutes na siyang nasa taas ng bubong, hindi pa rin siya nakakababa. Mga anong oras kaya bababa to? Siya yung kauna-unahan nga pala nating umuwi mga kalapatids. Sana hindi na siya maabutan ng mga kasama niya. Kaya pumasok ka na, saddle. Sobrang tagal mo na dyan, halos kulang-kulang na 3 minuto na nandyan ka sa itaas ng bubong. Pasok na, saddle. Bilisan mo na. Maabutan ka na ng susunod na uuwi. Ayun, after 3 minutes, bumaba na yung kauna-unahang ibon natin na lumapag sa kulungan. Salamat naman at pumasok ka na. Maya-maya, pagkapasok ni saddle, eh, may nakita tayo na umiikot. Sana isa yan sa mga ibon natin. Kaya, tignan natin kung sa atin. Ayun, sa atin nga. Siya si Grizzle na parang black. Sana bumaba siya agad para mapapasok na natin at makapainom na siya ng tubig. Katulad ni saddle, eh, medyo tumambay din tong si Grizzle. Ayan, pero papasok na siya sa ating kulungan, pero dun siya bumaba sa taas ng bubong ng ating flyer slope. Anong oras kaya siya bago pumunta dun sa may trapdoor natin para maorasan na natin kung anong oras siya bumaba. Ayun, bumaba na siya after ilang minuto. Salamat at pumasok na agad si Grizzle. Medyo mabilis yung pagpasok niya kaysa naman kay saddle na sobrang tumambay talaga ng ilang minuto. Ayan, pagkapasok ni Grizzle, eh, may sumunod na isang checkered. Siya si White Blight. Siya yung pangatlo nating ibon. Tingnan natin kung mapapapasok natin agad siya.
Ayan, agad na bumaba si White Blight. Ayan, maya maya may biglang naglalakad sa bubong natin. Hindi natin alam kung sa atin ba yan, kasi hindi natin alam na bumaba at hindi natin nakita na bumaba dyan sa bubong na yan. Baka mamaya bumaba yan dun sa may bubong ng kapitbahay natin, kasi halos magkadikit lang yung bubong natin sa kapitbahay natin. Ayan, bumaba siya sa pangalawang bubong. Hintayin natin siya na pumasok. Ayan, agad na pumasok yung si Checkered. Kaya nagpapasalamat ako na hindi siya ganung katagal tumambay. Ayun, pagkalipas ng ilang minuto, may nakita na naman tayo na naglalakad sa bubong natin. Hindi rin natin siya nakita na bumaba sa bubong na yan. Malamang dun din siya bumaba sa may katabing kapitbahay natin. Ayan, siya si Blue Bar. Dun nga pala siya pumapasok sa kabilang loop. Sarado nga pala yung trapdoor dun, kaya hindi siguro siya bumababa. Kaya yun, pinabuksan ko sa pinsang ko na para makapasok na rin si Blue Bar. Kaya pala hindi siya agad na bumaba. Ayun, biglang may dumating na isang saddle. Ayan, nagbabarakuan silang dalawa. Parehas kak yan. Si Blue Bar ang pang pip natin at si Saddle naman yung pang 6 natin na ibon. Titingnan natin kung sino yung mauunang bumaba sa kanilang dalawa. Doon natin oorasan kung sino yung bumaba sa trapdoor at kung sino yung unang-una nating mahuhuli. Hanggang ngayon nandun sila sa taas ng bubong. Nagbabarakuan sila kaya hindi natin sila mapapasok kasi nagpang-abot silang dalawa. Mamaya-maya si Saddle nag-aamba na bumaba. Tignan natin kung mauuna si Saddle bumaba. Ayan, bumaba. Kaya lang, bumaba siya doon sa may isang bubong. Hindi agad siya bumaba sa ating trapdoor. Kaya naghintay muna tayo na papasukin siya. Kaya nagtry tayo na katukan siya at pakitaan ng pagkain. Kasi nga, ang tagal niya rin tumambay, parang si Blue Bar. Ayan, nagtry tayo na pakitaan siya ng pagkain. Agad-agad na bumaba yung ating isang saddle. Nung nakakita siya ng pagkain, agarang bumaba siya. Pero hindi pa natin siya papakainin. Sa ngayon, papainom muna natin siya ng electrolyte. Katulad din ng mga ibang ibon na dumating. Electrolyte yung una nating pinapainom sa kanila. Ayan, agad na sumunod si Blue Bar kasi nga siguro wala na siyang kasama sa taas ng bubong, at saka bukas na rin nga pala yung trapdoor dahil pinabuksan ko sa pinsang ko, kaya pumasok na rin si Blue Bar. Nga pala, kaka-on lang uli natin ng video natin kasi nga medyo tumagal yung pag-aabang natin, umabot na ng 7:45 nung nakita namin si Black na nandun sa bubong. Nag-start tayo na mag-video. 7:45 nga dumating si Black. Sobrang tagal kaya hindi na natin siya na video 1 na dumating. Kaya ayun, hinihintay natin na pumasok para maorasan natin kung anong oras talaga siya dumating sa at pumasok sa loop natin. Sa ngayon, tumatambay din siya. Halos lahat ng ibon natin minuto or seconds na tumambay. Hindi sila pwede pang pooling. Kaya ngayon, hinihintay natin si Black na pumasok na. Ayan, si Black nga, pumasok na siya. Ngayon, oorasan natin siya. 7:47 na siya tumungtong sa trapdoor natin. Hintayin na lang natin siya na pumasok. Kasi nga, medyo tumagal talaga yung pag-uwi niya. Kaya ngayon, hintayin na lang natin siya na pumasok at mamaya-maya magpapakain na tayo ng ibon. Kasi nga, medyo anong oras na rin naman. Ayan, pumasok na nga pala si Black.
Ito nga pala yung sinulubong natin sa mga ibon natin. Ihalo lang siya sa tubig, mga kalapatids. Yun, what's up mga kalapatids? Bali, nandito na yung mga ibon natin. Yun nga lang, kulang pa. Kaya ngayon, magpapakain na tayo. Huwag na natin silentayin kasi nandito na yung mga ibon natin. Tayo mix nga pala. Naano natin sa mga ibon. Sakto 8 a.m. magpapakain na tayo. Yun, bali ngayon, plain water naman yung papainom natin sa mga ibon natin kasi nga tapos nila kumain, ayun na. Hello, what's up mga kalapatids? Bali ngayon nga, natunghayan natin yung ating first training sa NDR. Ngayon, may tatlo pa tayong wala. Hindi pa sila nakaka-okay, kaya nag-decide na tayo na magpakain na. Ayun, magpapasalamat ako sa mga ibon natin kasi nga, maaga-aga yung pag-uwi nilang pito. Halos magkakasama na. Magpapasalamat tayo sa mga ibon natin na hindi sila nahihirapan. Although maganda talaga naman ang panahon umaga kasi nga maaaraw po. Ngayon, bali maraming salamat sa lahat ng nakapanood ng video natin. Maraming salamat mga kalapatids.